Ikaw ba ay merong agimat, anting-anting, amulet o mga bagay na pinaniniwalaang nagtataglay ng kapangyarihang magbigay ng pambihirang lakas, proteksyon, swerte o kalusugan? Naku, mga Pilipino mahilig dyan. Sino nga ba ang hindi nakapanood sa mga alamat ng hari ng agimat na si Lolo Ramon Revilla Sr.? Mapapawaw ka talaga sa kanyang pambihirang superpowers. Tayo kayang mga Katoliko o Kristiyano ay naniniwala sa mga agimat? Matatawag nga ba nating agimat ang eskapularyo? Mga kasambuhay, halina't samahan niyo kami sa isa na namang edisyon ng Gabay sa Buhay ngayon sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Una nating narinig ang bundok ng Carmelo na matatagpuan sa hilagang Israel, sa lumang tipan, sa mga salaysay kay Propeta Elias. Ibig sabihin ng salitang Carmel sa wikang Hebrew ay sariwa o ubasan ng Panginoon. Noong 12th siglo ay may mga ermitanyo na nanirahan sa bundok ng Carmelo. Doon sila nagtatag ng orden at itinalaga nila si Maria bilang kanilang pintakasi. Kabilang sa mga Carmelites na idinaklarang banal ng simbahan ay sina San Simon Stock, Santa Teresa ng Batang Jesus, San Juan de la Cruz, at Santa Teresa ng Avila. Noong 16 ng Hulyo, 1251, habang nananalangin ang Superior General ng Orden noon na si San Simon Stock sa kanyang selda sa Inglaterra, dahil na rin sa mga pag-uusig at pagsubok na hinaharap ng komunidad, nagpakita si Maria kasama ang mga anghel sa langit. Hawak niya ang Batang Jesus at ang eskapularyong kayumanggi o brown scapular at nagwika, "Kunin mo, mahal kong anak, ang eskapularyong ito, tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo at bilang natatanging testamento din ng biyaya at pangako ng kapayapaan. Ang sino mang papanaw na suot ito ay hindi maghihirap sa walang hanggang apoy." Sa paglipas ng panahon, lumaganap ang debosyon sa mahal na ina ng eskapularyo. Hindi lamang ho mga Carmelites ang nagsusuot nito. Iginagawad rin ito sa mga laiko at sa lahat ng nananampalataya sa proteksyon ni Maria. Iginagalang nating mga Katoliko ang iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino. Ngunit mas mainam na palalimin natin ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos at Ama nating lahat, na higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat. Hindi po anting-anting o agimat ang eskapularyo, kundi isang sakramental o bagay na tumutulong sa ating maging mulat sa presensya ng Diyos na siyang pinagmumulan ng pagpapala. Hindi po nakasalalay sa pagsusuot ng eskapularyo ang kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, dahil sinasalamin ng buhay natin dito sa lupa ang kapalaran sa kabilang buhay. Isang tanda at paalala ang eskapularyo sa mga kinakailangan nating gawin, ang magsisi sa mga kasalanan, ang maglingkod sa kapwa at maging dalisay sa pamumuhay, ang manalangin ng banal na rosaryo, at syempre, ang magsuot nito sa tuwina. Ito po ang katesismo ukol sa mahal na birhen ng bundok ng Carmelo at ang banal na eskapularyo. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod na pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel. Pagpalain kayong lahat.